What's up, mga kabab? Ngayon, mga kababayan, ha? Magpapalit tayo ng bote. Okay? So, babiyahin tayo. Teka, seatbelt muna tayo. Saan ko ba kayo pwede ilagay? Diyan. Yan. Yan. Okay lang ba yan? Kita ko ba kayo? Yan. Okay. Let's go. So, wag kang malalaglag, ha? Wag kang malaglag ka. Ngayon, galing ako sa ano, sa work. Dito sa trabaho. At alas dos na. Ngayon, bago ako umuwi, magpapalit tayo ng bote. Palitan natin yung bote para maging pera yun. Nilagay ko sa compartment sa likod. At ang bote dito, depende yan sa bote. Kunyari, merong plastic na ang palit is 15 cents. At in-can naman sa 15 cents, tapos meron din 20 cents. Tapos meron ding 10 cents yung bote. Yung bote yung mabigat. Pero hindi ako kumukuha ng bote. Namin iniipon yung bote, diretso na namin sa tapo na ng botehan. Mga plastic lang at saka yung mga in-can lang kasi medyo magaang lang yun. Mamaya makikita nyo pagbaba ko kung gaano kalaki yung bit-bit kong mga lata. At dito bote na yun, ang ginagawa ko, iniipong ko. Tapos, pagka may 100 euro na, pinambibili ko ng toys. Pinambibili ko ng laruan. So, doon ko kinukuha yung mga pambili ko ng mga laruan ko. Sara ulo to. Gago po pa nga na. Pinambibili ko ng laruan. Yan yung mga pinambibili ko ng mga toys ko. Kasi sa akin yan eh. Yung mga bote na yan. Yan sinasama sa budget namin. Ang luho ko. Kasi ayoko nung sa pera mismo namin kukuha ko para lang sa toys. Yan ang ginawa namin. Pati yung bote na nakukuha ng asawa ko, minibigay na rin sa akin. Pandagdag. Kaya sa lahat ng bote, aking lahat yun. Tapos itong papalitan ko, malapit na rin sa bahay, kaya doon na ako nagpapalit. Para diretso na, konti na lang bahay na. At dito, yung iba, yung mga pinambebenta na lang ng pangkainan nila. May mga local dito. 5 euro ka lang. May mabibili ka ng mga fried chicken tsaka tinapay. Lang alam, soft drinks. Ewan ko, baka 5 euro meron na. May minsan, kalimitan, mga nabibenta nito, 10 euro. May pera sa basura. Kasi tinapon na nila yan eh. Yung mga iba kasi dito, yung mga local dito, mga tamad dyan. Iiwan na lang nila yan dyan.
iiwan na lang nila yan dyan. Kaya yung mga Pilipino, pag nakakita ng ganyan, hindi naman lahat. Pero ako, hindi naman ako nanguha sa kalsada. Doon lang sa trabaho. Iniipong ko bago pagkapuno na, madami na, tsaka lang ipapalit. Hindi ka tulad ng iba, talagang parang nangangalaan. Nangangalaan. Pero wala naman masama doon. Okay nga yun eh. Ganun talaga buhay. Lalo na, ang mahal ng bilihin dito ngayon, ang mahal ng lahat. Lapit na ako. Nandito na tayo. Kunin na natin yung bote sa likod. Ayan. Ayan, nandiyan sa likod yun. Dito. Ayan na. Ayan no, dami oh. Kuha tayo ngayon ng trolley. Ayan. Pa sinasabi ko pahirapan. Kaya ayoko magbablog ng ano eh, magpapalit ng bote. Ang hirap magbitbit. Hindi naman tayo, wala naman tayong taga video. Mamaya diyan ko ipapalit. Ang sa information. Kasi lampas 30 na to eh. Doon sana oh. Kaso ang daming nakaano, so dito na lang ako. Yun. Eh God. Ay, hindi nakita. Ano po? 10 euro. Try natin dito. Ano, daan. Dami na sa kanya oh. Bubuhos mo lang yan tapos sila na bahala mag-ano. Kaya dito ko to. Ang dami eh. Yung isa, naka 51 oh. Diyan natin itatry. Saglit lang naman yun. Sabi niya, ilalagay mo lang daw doon. Tapos pagka inilagay mo doon, sasarado mo lang. Mas madali. Tapos pagka kukunin mo na yung resibo, buksan mo lang yun. Buksan mo lang to. Open na siya. Okay? Madali, di ba? Mamaya. Atry ko sa akin to. $0.30. Ngayon papalit na natin dito. Thank you. Ayan na siya. Pera na. Ayun. So napad ko na. Hinabot ng 30 plus. Easy money. Diba? Ganun lang, yung basura, naging pera. Okay? So, baka naman gusto nyo mag-subscribe sa
sa channel ko sa YouTube, so 16 Fin, subscribe, at sa page ko na 16 Fin din, like and follow me on my Facebook page. Okay, hanggang dito na lang. See you on my next vlog.